Salamat po, magandang araw sa ating mga viewers. Nandito naman po tayo sa bagong episode ng Popi Mac TV Property and Lot Vlogs upang silipin po ang isang farm lot dito po sa bayan po ng Gimba, Ebecia. So ang layo po natin sa Tiplex is siguro mga around 15 to 20 minutes. Tapos ang layo po natin sa Manila is 2 to 3 hours drive. So yan po yung location natin na ibinibenta rito po sa bayan po ng Gimba. So ito po yung property, along cemented road po siya. Simula po dito sa pilapin na yan hanggang doon. Sa dulo na yon, no? Tapos, nakatapat siya sa tatlong puno ng akasya. So, kumbaga ito po ay hindi naman binaba yung area. So, kumbaga, papalagay nyo lang ng ano to, ng ganyan, para makapasok po yung sasakay nyo sa area. So, medyo malakas po ang hangin. Hopefully po naririnig yung vlog ko. Pasensya na po, tututok ko na lang ng ganyan para mas marinig nyo. Ito po ay ano, title property. At the same time, updated tax na rin po. Papa-update na rin daw po nila yung tax nito. At po kayo ang nagkabilihan. Sagot po nila yon. So, ang sasagutin lang po ng bibili nito is yung transfer. No? O, pwede rin naman natin i-negotiate yan. Basta po kayo, bumaba lang kayo rito sa area. Saka po natin i-negotiate sa mayari. So, ito po. Mula dito hanggang doon. Tapos siya po cemented road. No? Bumaba lang po ako para makita nyo kung gano'ng kataas yung kalsada ko pa rin dito sa note. So ito po ay may mga bahay na rin na ano, medyo malayo-layo lang ito sa Ngoti sa bahay, mga siguro 800 meters ganyan ang layo natin sa mga bahayan, o 1 kilometer ka muna. So kumbaga, kung gusto nyo mapag-isa, kung mga gusto nyo bumili ng farm lot at alam mo walang gusto ng kapitbahay, pwede po ito sa inyo dahil may puno na po sa harapan. Tapos yung po sa kapila is may daan din po dyan, kalsada rin po yan, kaya lang maliit lamang. So ayan, pasilip ko po. Ito po ay may sukat na 5,400 square meter, no? Ayan. Tapos, binibilang ko yung pinitak, 1, 2, 3, 4, 5. Parang limang pinitak din. So kumbaga, estimated dyan, mga 1,000 per pinitak, no? 1,000 square meter yung per pinitak niya. So more or less, ganun po, no? So title po ito, EP. EP title po ito, ibig sabihin, 2 weeks lang under your name na to. 1 week to 2 weeks lang po. Madali lang po i-transfer ito. So, sa mga naghanap po ng investment, pwedeng-pwede po sa inyo ito. Nag-generate po ng income. Irrigated po ito. Nakita nyo naman po sa aerial ng mga katabi. Nag-umpisa na magpunla ng palay. So, kung gusto nyo naman ng third cropping, pwede rin dahil mababaw lang po yung balong ng tubig sa area. Hindi katulad ng iba, naka-anim na tubo na wala pang nakukuha. So, ito po napakababaw nung poso mo kapagawa nyo, isang tubo lang mililitaw na po. So yan, pag rice field po kasi yan lang kaya namin isabi sa inyo, kung magkano ang inaanin. So ito assuming 5,400, so 54 kaban po ang inaanin nito tuwing tagulan. Tapos kung ano, kung sa second crop naman po, kaya umanin ito ng doblado kasi usually hybrid naman tinatanim pagka mga second cropping, no? Ganyan po ang ano, ang diskarte ng mga taga ng Ebecia sa pagkakas. Kaya yung mga nagsasabi na imposibleng umani ng 300 ka ba ng isang hektarya sa loob ng isang taon, huwag po kayo naniniwala doon, hindi po marunong magsaka ng palay yun. Dahil po dito sa Ebecia, may 300 po ang inaanin ng isang hektarya. Minsan umabot pa nga po ng 400 sa loob ng isang taon. So basta nakachamba ka, may chamba po ang palay. So yun lang po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At i-hit yung notification bell para po lagi kayong updated sa aming mga listing. So yun lamang po, until my next vlog. Hope to see you soon. Paalam!